kaligayang ikaw ay paglingkuran. Sabagat walang maliw at walang kahulilin ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyo kapangyarihan. Nagpapaira sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang bino at saka ng ulan. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling dami. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang pala. Magdaraya ang pang-akit at kumupupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurin ng balala. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adhikay
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong, ng pagdaramdam ng babaeng mga anak. Ngunit, hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya, hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw. Hindi, sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia. Siya'y sa ating lalagi at mabubuwang ang maluwalhati. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Matay. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang kalinhagang ito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito, may isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ang 5,000 piso. Ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis, tumayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salabi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ang mga alipin iyon at pinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin,
Ito pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kayo ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting alaga, pamamalain kita sa malaking alaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit at tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyo, 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 piso ang tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting alaga, kaya pamamahalay kita sa mas malaking alaga. Nakihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Aniya, gumagapos kayo sa hindi ninyo dinamnan at nagkahani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako. Kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salami. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at dapat na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagkahani sa hindi ko hinasigang. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana ay may nakuha mong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sabagat ang mayroon na ibibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng aliping walang kabuluhan. Do'y tatamin siya at mangangalit ang kanyang ipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Sabi nga ay, bakit ito ay pinahayag ng aking Panginoon ang mga salitang binibiwan sangayon sa kanyang ebanghelyo na itinakda ni San Mateo. Ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Yun ay mangyayari. Una, kapag hinayaan natin na tayo ay natutulog. Natutulog. Kung minsan meron tayong expression na natutulog lang yung pera. Natutulog lang yung ating galing. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, yun yung kanyang hamon na narinig natin sa kalawang pagbasa. Huwag kayong matulog katulad ng iba. Pinakailangan palagi tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. At yun rin ang paggamit, ng ating kakayanan, ang paggamit ng ating mga talento, ang paggamit ng ating galing, kinakailangan tumubo. Hindi pwedeng kung anong ibinigay sa atin ng Diyos, yun din yung ibabalik natin para wala nang ibinigay.
binigay tayo. Kasi bakit? Ibinalik din natin kung ano yung binigay. Kinakailang niya rin. Ay kinakailang palaguin natin. Kinakailangan ayusin natin. Kinakailangan pagyabungin natin. Linangin. Kaya nga po yung pangatlong alipin, ibinalik niya naman yung ibinigay sa kanya nung kanyang amo eh, yung 1,000. Pero anong sabi ng amo? Walang kwentang alipin. Hindi tapat. Kaya kinuha pa yung 1,000 na nasa kanya at itinapon siya. Kasi hindi mo pwedeng ibalik lamang yung ibinigay. Kinakailangan lumago. Ang maliwanag o na kung saan sa nabanggit ng paglago, ay alin, sabi nga ay hindi lang ikaw yung lumalago. Huwag natin isipin na kapag tayo ay lumalago, siguradong may kasama tayong lalago. Kahit nakasama na dyan yung amo mo, walang success story. Nagawa mo lamang na ikaw lamang mag-isa. Meron kang palaging kapartner ka. At higit sa lahat niya rin. Nawa na huwag namin kalimutan niya rin. Kapartner natin ang Diyos. Kaya anong sabi rin ng Panginoon? Makihati ka sa aking kagalakan. Kapag yung isa ay naging successful, hindi lang naman siya yung successful, ngunit yung mga taong katulong, kaakibat sa karangalan na iyong natamo, lalo-lalo na sa Diyos. Lalo-lalo na sa Diyos. Kaya yun po yung una, no? Na kung saan huwag natin ginang, hindi dapat natin pinatutulog ang ating galing. Pangalawa, tayo inaanyayahan na maging mga tapat. Maging mga tapat. Mga katiwala. Hindi katiwali, ngunit katiwala. Kaya nga po, napaganda yung unang pagbasa rin natin. No? Yung unang pagbasa po natin ay mula sa Aklat ng Kawikaan. At di na rin tulad yung pagiging tapat, kasi isa sa mga yung pinakamaging tapat niya rin. Sabi nga po ay narinig natin sa unang pagbasa ay pagiging tapat katulad ng asawa. No? No, balikan natin yung unang pagbasa. Katulad ng isang asawa, ay hinalintulad yung maging tapat. Priceless. Yung image sa binigay rito rin ay perlas. Kasi nung unang panahon, no? Ay hindi pa naman kilala yung diamond. So, perlas. Mamahaling perlas. Yun yung pinaka mataas na presyo noong panahon na yon. So, ganun din. Kasi yung pag-alintulad sa asawa ay isang bahagi ng pinaka-intimate na ugnayan na pwedeng maranasan ng tao sa daigdig na ito. Yung pagiging isang matapak na asawa. At yun yung makita po natin na alin, maging tapat tayo sa panyaya na ipinapahayag ng pumikapa. Kasi tayo ay binigyan ng kanya-kanyang galing. Gamitin natin ito. Gamitin natin ito ng maayos. At sabi nga po, no, ay isang hamon na ibinabahagi mo sa atin, dito ay kinakailangan na maging tapat tayo sa mga biyaya na
ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So, paano ang pamparaan? So, huwag nawa kayong malito doon sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at sa mga bagay na gusto natin. Kasi may mga pagkakataon kasi na gusto natin ito, pero wala naman tayong galing doon. Kinakailangan natin ng discernment. Kinakailangan natin na malaman kung ano ba talaga yung galing natin. Kasi may mga pagkakataon kasi na may gusto tayo, pero hindi nang galing natin. Katulad na limbawa na, Father, gusto mong pumunta. Eh, ikaw naman ay sintunado. Pwede kang pumunta. Pero hindi mo pwedeng gawin na yung trabaho mo, yung pag-aanap buhay mo, ay yung pag-aanap buhay mo bilang pagkanta. Bakit? Nawala din yung galing mo eh. Gusto mo lang kumanta. Pero huwag mong gawin pang-aanap buhay yun. Happy mo yun. Eh, yun po naman, no? Hanapin na natin at kinakailangan tulungan natin. Tulungan natin ang bawat isa na mahanap yung kanyang galing. Na huwag siyang malito doon sa kanyang gusto. Maigiyo kung halimbawa ang galing mo, yun din ang gusto mo. Pero hindi mo sa lahat ng pagkakataon. Kaya kinakailangan mo natin makita kung nasaan yung galing natin. Hindi lamang kung asaan yung gusto natin. Kasi hindi tayo maging tapat sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ganun din o, no? Lalong-lalong sa mga magulang, no? Ay hayaan ninyo na ang inyong mga anak ang siyang makakita mismo ng kanyang galing. Makita niya kung alin ang galing niya at alin ang gusto niya. May mga, kung tawagin po natin, yung mga battery of tests. Well, yung dati po ay yung tinatawag natin yung lumang NCE, ang iba na yung tawag na yun. Pero may ilang mga pagkakataon na makita po natin na nandito yung galing ko. May mga magagamit ko tayo na tulong para masabi natin na dito talaga makikita yung galing mo. No? Para masimperate natin kung alin yung galing mo at alin yung gusto mo. So, para alin? May isa ka to para natin. Yung ating gawain. Kaya mo po, makita po natin na ito yung hamon na ipinamamanin sa atin ng buong megapak. Pakinabangan natin ang ating galing upang higit tayong magiging kaya-aya sa harapan ng ating buong megapak. So ito yung dalawang bagay po. Una, huwag nating hayaang matutulog ang ating mga galing. Pangalawa, kinakailangan natin maliwanagan tayo. Iba yung galing, iba yung gusto natin. Pwedeng magkapareho. Pero kinakailangan natin makita. Kasi kumisan yung iba nalilito. Hindi nila nagagamit yung kanilang galing. Kasi pinagpipilitan nila kung ano yung kanilang gusto. Kahit na hindi yun ang kanilang galing. Kasi maging maliwanag po na kung saan ay makikita. Kaya po yung ating pangatlong alipin, no? May galing siya eh. May galing siya sa pangangalakal. Ayaw lang niya. No? Ayaw lang niya na gamitin yung kanyang galing. At iba yung gusto niya. Gusto niya ipakita sa kanyang amo na iba yung kanyang gusto. Ano?
yung hindi gamitin nyo ipinagkaloob sa Kanya. Kaya, naging kalunos-lunos ang Kanyang katatayuan. Ito po yung ipanalangin natin sa harapan ng pumumika pa. Upang ito po ay pakikisa natin sa paglago ng paghahari ng Yesus sa pamahayos ng pamahala, sa maayos na paglilingkod sa Kanyang kaharian. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na pag-uli, umakyat sa langit, lalukluk sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, doon magmumula pa rin dito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng Kanyang Anak. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo, Panginoon, tinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng bansa ang kanilang kakayahan at talino para mapaglikuran ang lahat, lalo na ang mga kapuspalad at mga naaapin. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Kilalanin nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Tanggapin nawa ang mga kapatid nating yumao sa kalangitan at gantimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan ng Panginoong nasa langit. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Kalugdan ng Ama ang aming mga dalangin, hinihiling namin sa pamagitan
ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumika, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang kaganda ang loob mo ay aming makamtan. At ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumika. Sa tanan, ikaw ang nagdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong kawangis. Na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig, ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pag-anak. Sa panagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya at tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang abunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng maraming nangyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasaan mo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay yung simbahang laganap sa bubulay, dipuspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, ni Benaventura, anong tanang kapariag. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pakinapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang esposo. Ni San Martin at ng lahat ng mabanal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Upang makita natin ang ating mga galing at magamit natin ito bilang pakikibahagi natin sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa lipunan ng ating ginagalawan. Namin kami diyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan ngayong araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kamahamakan.